Welcome back to my channel. My name is Jonna Basmayor. For today's episode, it's totally different from the previous videos. It is because this will be the first ever that I'm going to share with you guys with depression. Why depression? It is because para kasing ina-underestimate natin kung ano yung depression. Para kasing yung mga taong hindi nila naintindihan kung ano yung pinagdadaanan sa mga taong may depression. Para kasing parang sa tingin nila, parang nagpapapansin na. Para kasing sa tingin nila OA, para kasing sa tingin nila may problema sa utak, which is kabaligtaran siya. Depression kasi is it is a medical condition and a mental disorder. So sana sa mga hindi nila alam at saka hindi nila naintindihan kung ano yung depression, sana kunting search naman dyan, may Google naman, may YouTube naman, pwede nyo naman siya i-search. At saka I got a chance this evening or today na i-air out ko or i-share ko din sa inyo kung ano yung thoughts ko or opinion ko regarding sa depression. It is because kanina kasi umaga nabasa ko sa push.abscbn.com si Mr. Miko Palaka. Crush ko pa man siya dati kasi diba ang cute-cute niya, parang sa tingin mo nasa kanya na lahat, financially or sa relationship, parang nasa kanya na lahat, parang hinahabol siya ng mga babae, yung mga ganon. So parang na-surprise lang ako kasi nagpatiwakal daw siya tawag nito ng dahil daw sa suicidal, tumalon daw siya sa building din dahil daw sa suicidal. Kasi alam niyo guys, sa mga siguro sa mga kaibigan ko at saka sa mga relatives ko na nakapanood nito, alam niyo guys, ako kasi now I am recovering, I am now okay with my depression. Syempre na-depress ako kasi parang kumbaga hindi ko lang i-elaborate kung bakit, kasi mahirap na, parang this is not the right time pa para kung bakit ko i-elaborate. I just want to have a happy family. I just want to be a mommy. I just want to, you know, to serve my kids. I just want to have a simple life, which hindi yun nangyari. In which na yung dream ko to become a mother is nawala siya nang dahil sa situation, sa sitwasyon namin. So I got depressed so much na bakit ganito. I questioned a lot. I asked God, and there will be times na parang kumbaga yung capacity ko, yung self-esteem ko, parang there were times na ayoko magtrabaho, napapagod na ako, gusto ko lang nasa bahay lang, natutulog, pero may iyak, yung ganun. Ang hirap. Gusto ko siyang labanan kasi gusto ko, may mga dreams din ako and ambitions na gusto kong maabot pa. Kasi alam ko naman sa sarili ko, kaya ko, and I know my capabilities and capacities talaga. Now, hindi lang ni siguro nakikita ng mga ibang tao na kilala nila ako as a very, you know, rowdy, ang kulit, very positive, palatawa, yung alam ng mga tao, mga kaibigan ko.
So, yun na nga, yung pagkakaalam nila is, you know, I'm a very happy person, walang pinagdadaanan, parang, ano, hindi nila nakikita kasi ang hirap para sa isang ang tao may depression to open it up. Kasi takot, ako personally takot akong i-open to kasi nga, sa tingin ko mawawala din naman siya. Sa tingin ko, kunyari, may kaibigan ako, eh, hindi naman siya for lifetime na magiging kaibigan ko. I mean, may buhay din naman siya, may ambition din naman siya. So, possibility is, iiwan din naman niya ako. So, yung ganun. So, at saka, takot din ako na baka i-share. Hindi ko alam kung bakit ako talaga kasi. So, now, why I said na I'm recovering, it is because hindi na ako nahihiya to open it up sa isang tao na sa tingin ko yung isang tao talaga na alam kong hindi niya ako i-judge. And one thing na one thing na i-share ko sa mga tao na may depression din is first is kailangan mo siyang i-accept by accepting na yung meron ka talagang depression, by accepting and acknowledging it. Pero kasi kung nandyan ka na sa first step na yan, makikita mo na, alam mo na kung ano ang dapat gawin, alam mo na kung paano siya solusyonan. So, in-accept ko siya, kinausap ko sarili ko, I evaluate myself. And the second was, I usually take notes. Whatever the feelings that I have right now, whatever the concerns, kung ano man yung mga ano ko yung kung ano man yung mga doubts, mga yung feelings na nandito sa akin, kung ano man yon, i-take notes ko siya, tapos babasa-basahin ko ano bang dapat, ano bang meron akong parang kumbaga ito yung plan A, plan B, kung ganito yung problema ko, ano yung plan A, plan B, ano yung mga consequences, yun yung mga ginagawa ko. As a matter of fact, meron talaga ako dito mga notes, may ano ba to sa'yo. Third is magbasa, you have to read really. And isa sa libro na i-suggest ko sa inyo is i-recommend ko is ito, Think and Grow Rich. Hindi lang siya by business or whatever, pero ano din siya, magagamit mo din siya sa lahat by Napoleon Hill. And isa sa pinaka na ano ko sa libro nito, sa nabasa ko, is yung sinabi ni Napoleon Hill na saan ba yun? Kasi ba yun? Pero kung sinulat kanina na wala. Isa sa mga sinabi ni Napoleon Hill is that nature has endowed man with absolute control over but one thing, and that is thought. So, yun, tama talaga ang sinabi ni Napoleon Hill that lahat makontrol natin except sa thought. So, mas maganda talaga na basahin nito kasi marami kayong matutunan at marami kayong talaga. It can help you a lot. And I would like to shout out Mr. Vikram Dugal for giving me this. Thank you so much. It really helps me a lot, Mr. Vikram Dugal. Thank you so much. So, message ko lang sa mga kagaya ko na may depression, message ko lang, kaya natin yan. Kaya natin yan. You can even, you know, comment down below, or you can reach me through my Facebook account, Jonah Besmayor, if you want to, you know, open out
I mean, not i-open yung ano yung mga ano yung mga feelings or kung gusto niyo pag-usapan to, kasi I am very much willing to help and to empower sa mga kagaya ko na recovering. So tsaka first step, you have to do it. Really, I know it's really hard, but you have to accept and acknowledge na depression is real. And para ma-solusyonan natin, para makagawa tayo ng solusyon para sa problema. Kasi wala na. Merong antidepressant, pero ang makakatulong talaga sa atin is tayo lang din. So, yun na nga guys. I feel sad for Miko Palangka. I just hope na, you know, nakayanan niya dati o di kaya nag-open up siya to someone para mabawasan ang burden. Or, hindi lang naman siya ang may ganyan. Hindi lang naman siya ang first na artista na nagpakamatay ng dahil sa depression. Madami naman. So, anyway guys, if you like this video, please like, give me a thumbs up, and comment down below, and do subscribe as well. If you want to, kung gusto nyo reach out, or gusto nyo ikaw din ay may pinagadaan parehas ko, you can comment down below, and we're going to discuss, we're going to talk about or share kung ano ba mga experiences natin. Thank you so much guys. I just hope that everybody is well and have a beautiful life. Bye.